Kamusta and welcome to the Pons and Judy Show. Nandito kami ngayon sa Baguio. So first time ng mga kasama ko na magmotor papuntang Baguio. At yung dadaanan namin ay bago din para sa akin. First time kong dadaan dito. So ang magiging daan namin papuntang Baguio ay yung Cannon Road. So tignan natin kung anong meron sa daan na to. And habang nandito kami sa Baguio, dadaanan na rin namin yung dating highest point. Kasi first time lang din magmumotor ng mga kasama ko papunta dito. So samahan nyo kami ngayon, magiging exciting to. Alright, so dating gawi, kita-kita, alas 3 ng madaling araw dito sa Quezon City. So lima aming magkaasama ngayon. Siyempre ako kasama si Carl, na lagi ko rin kasama madalas. At ngayon kasama rin namin yung tatay ko. At siyempre si Ruiz. Tadaanan din namin yung isa naming paimportanteng kaibigan na lagi nagpapadaan dito sa Bulacan, which is si Ron Bell. So yan, kami-kami yung magkakasama. Okay, so biyahe na. So ang lagi namang usapan is every 2 hours stopover. So after 2 hours nandito na kami sa Gapan, Nueva Ecija. So maghahanap na lang kami ng mapapag-almusalan. Doon na muna yung una naming stopover. So eto, nakakita kami ng lugawan dito sa gilid ng highway. Ang maganda sa lugawan ito is Anlilugaw. And 35 pesos lang, may laman at may itlog na, so sulit na sulit. Naalala ko na naman yung After mag-almusal, sabak agad sa biyahe para maaga makarating sa Baguio. Ang maganda sa Baguio, kaya madalas na yung pinupuntahan is hindi ka mabibitin sa layo. So sa long ride na to, hindi ka bitin sa layo pero hindi ka rin masyadong pagod. So talagang kung gusto mo mag long ride na hindi masyadong pagod at worth it yung biyahe, Baguio talaga yung maganda kasi maganda na yung dadaanan plus maganda pa yung mismong pupuntahan. So kaya madalas kaming nagbabagyo. Ayan, so dalawang oras na ulit na lumipas. So pahinga na muna. Dito na kami somewhere in Pangasinan. Check yung mga gulong namin, mga motor. At eto nga, nakita ko na may tornilyong nakatusok sa gulong. So kailangan naming ayusin. First time kong mag-aayos ng ganito. Yung parang tire plug lang yan for tubeless tires. Ang hirap pala. You open the strips, dunk it. Oreo. You have to drive the strip in and out 32 times. 32 times. So ayun nga, mahirap
pagbutas pa lang sobrang hirap na siguro dahil makapal din yung gulong. Tapos sasamaan pa ng motivation itong mga kasama ko na lalong nagpapatagal ng trabaho. Means. Tapos na yan. Dur! Mahawa ka. Bilisan mo gagi. Testing motion. Mekaniko. Mekaniko. Tigas. Ayan, para ganun-ganun ako, abog mo biyay. Ikaw muna yan. Para malaman pala ito kung may hangin, ano? Okay lang. Ayaw ko mag-ganun. Bumili ako ng fiber. Ayaw pala. Galing nga, nagamit ah. Ang amoy mo naman. Sa wakas natapos din, so halos 30 minutes din ang kinain ito. So, at least na matagal yung naging pahinga namin. Ayan guys, so hindi yan traffic, stoplight lang yan. Ito na yata yung pinakamatagal na stoplight sa buong biyahe na to o sa kahit anong biyahe namin. Halos 10 minutes yata yung tagal ng stoplight dito at sa sobrang tagal nga ng paghihintay namin, eto may kumausap na sa akin. Ha? Ilan ang top speed niya yan? Pinakamabilis? Napa 147. Bakit? Oo. TFX, TFX. So, tambo. Oo, okay din yung forma kaya binili ko. Ano ko na lang yan? Ha? Ako pupunta. Baguio. Baguio? Oo. Tawag, Ilocos ka ngayon? Pagpunta ng Bigan. Punta na ako sa kan. Sana sa awa ko. Namasyan. Layo ah. Saan ba galing yan? Tarlac. Ah, okay. Layo pa rin nun. Ilocos. Yata malapit na eh. Malapit na kayo, may dalag dito sa lawin. Sir. Alright, so mukhang eto na yung bagong daan na sinasabi ni Carl. Si Carl ang spearhead namin ngayon, so susunod lang kami sa anya. Again, ang trip niyang daan is Cannon Road. Hindi pa ako nakakapunta doon, first time pa lang. At etong dinaanan namin ito, ito pa lang, bago na agad to sa akin. So imbis na dumire-diretso kami doon sa La Union Arch after nung mahabang tulay, kumaliwa na agad kami before pa yung tulay na yun mismo. At ito na nga yung daan. So mukhang maayos naman yung daan. Wala masyadong sasakyan. Walang lubak-lubak. At maganda yung lugar. Maraming puno-puno. Mukhang magiging maganda na agad yung view. Umpisa pa lang. Pero ewan ko kung ito na ba yung start ng Ken Road o mamaya pa. So tignan na lang natin. Actually, na-excite na rin akong dumaan doon despite na marami ako naririnig na delikado daw yung Cannon Road. So sana nga maging maayos lang to. So far so good din nga, kita na yung mga bundok. Tapos sa gilid pa nito is yung ilog. So maganda na agad, umpisa pa lang.
Ayos na, ibang daan ah. So yun guys, so bagong daan to. Hindi ko alam kung bakit kami bilang napunta dito. Yan, may kasalanan. So bagong daan to. Bago lang talaga to, no? As in, oh matagal na to, hindi ko lang alam. At tinuro talaga sa'yo ng Google Map? O talaga? Hindi naman, natagal din naman bago napunta tayo ng... Bagay. Ay, siya bagong bypass. Kasi bagong-bago pa yung itsura ng kalsada, di ba? May ano pa eh, may price tag pa. May barcode pa eh. May balot pa. Plastic pa. Hindi, ang kayo. Yan ang pag-uusapan nyo pag may combs. Uy, bago yung kalsada. May tag price pa eh. Merienda na muna. Nagutom ako bigla. Yes, ito lang ang pwede sa akin. Yes, ito lang ang pwede sa akin. Dahil may gout ako. May ORCR na nga pala yung sakyan ko. Panggas na lang wala. May motor nga, may OR, walang OR pero may CR. Yung may bowl. Yung may bowl yung upuan. Pakiusog na lang kasi lumulusot yung tubig pag ano. Alright, so confirm, ito na nga yung daan papuntang Cannon Road or baka Cannon Road na nga ito mismo. So again, first time kong dadaan dito, medyo kinakabahan ako dahil nga base sa mga balita, maraming nadidisgrasya dito dahil nga yung kalsada eh nasa gilid ng bundok, so bigla-biglang nagla-landslide o kaya may mga bumabagsak na bato. Dami kong nakikitang picture na ang lalaking bato bumabagsak sa windshield ng mga kotse, sa mismo kotse mismo. Kaya kahit madalas kami sa Baguio, hindi talaga kami dumadaan dito kasi nakakatakot din eh. Pero this time, talaga susubukan namin, so sana walang mangyaring masama.
Ayun nga, napakaganda nga ng daan na to. Napakaganda nga ng Cannon Road kung ikukumpara dun sa Marcos Highway. Though may mga magagandang parts din naman yung Marcos Highway, pero itong Cannon Road parang all throughout ang ganda talaga. Nasa gilid ng bundok yung kalsada, sa gilid naman, sa baba nun yung ilog, tapos sa abila bundok na naman. Tapos ang sarap pa nung bangkingan kasi ligu-ligu talaga yung daan. Pero medyo delikado pa din dahil nga minsan biglang basa yung kalsada galing sa tubig ng bundok, so pwedeng maging madulas. Mas maliit ng dihamak yung kalsada kumpara sa Marcos Highway, so possible may mga makasalubong kayo, magkagulatan kayo, at yun yung maging cause ng disgrasya. Tapos nandun pa nga yung risk ng mga bumabagsak na bato. So I think worth it naman yung daan dito. Worth it naman yung danger risk. Siguro hindi naman ganun kadalas, pero yeah, worth it naman yung daan dito kahit nakakaba. Actually, mas sariwa nga yung hangin dito dahil halos walang sasakyan. O baka na-champuan lang namin na walang sasakyan. Alam ko, minsan nagta-traffic din dito dahil nga maliit yung kalsada. Pero kukumpara sa Marcos Highway na ang kasabay mo, mga truck. So, nandun, ang daming alikabok, usok. So, mas maganda nga dito kasi mas sariwa yung hangin, mas fresh. Tanggal din yung stress mo sa biyahe dahil doon. Pero siguro kung solo ride lang ako, kaya may angkas lang ako, wala ako kasamang ibang motor, hindi siguro ako mag-risk na dumaan dito. Again, kasi nga nakakatakot yung bigla-biglang bumabagsak na bato. At least pag may kasama akong ibang magmotor, pag nabagsakan ako, may kukuha agad ng bangkay ko. Alright, so Baguio na. So mga 30 minutes to 40 minutes lang namin binyahe mula dun sa pinag-stopover namin, pinag-meriandahan namin, papunta dito sa Baguio, daan Ken Road. So mabilis lang. Ayan guys, Baguio na tayo. Ilang oras inabot? Diba? Mga lima, no? Kung hindi sasama yung mga pahinga, pwede na, mabilis. Ayun na yung ulan, no? So ngayon na magche-check-in na lang, tapos diretso na sa highest point. Nandito na kami sa tutuluyan namin, which is yung Zukiya Residences. Ibababa na lang namin yung mga gamit namin dito, maghahanap ng makakainan, tapos biyahe na ulit papunta dun sa lumang highest point. Yun, you know? Oh. You wanna menu? Dito na kami sa hotel. Anong pangalan ng hotel na to? Zukiya Residences. Zukiya Residences. So itong mga kuha. Si red sweet potato. Talaga. Magkano kuha dito, men? 4K? 4K. 4K for 6 person. Ayun din ah. Siya yung saving niya yun. 6 person. Pang pito nga eh. Oh, sobra pa. Tanggalin natin si Ron. Meron din silang 4 person. May veranda. May veranda. Pagkailan na 7, mag-e-errand siya ata si Ruiz.
may kasama, may plus one. Si Ellen Roy. Saan kayo pumunta? Wala na. May errands na sa baba. Hanap lang muna kami ng makakainan. Medyo pricey dun sa hotel eh. So, hotel? Hotel yan! Oo, oh, laki niya no? Oo. Ito pala parking lot oh. Ba't dun tayo nagpark? Mamaya na. O, covered pa. Pag sa gabi dyan na tayo. Oo, oh, para pagising natin, wala na yung motor natin. Ayan, ito pala eh. Nice. Ah, pwede dyan eh. Ay, di, pwede ako. Ay guys, kung medyo budget meal kayo, punta sa Baguio. Malapit kayo sa Legarda BGH Rotonda. Sulit! Ay, ay sayang, hindi ko natikman kasi bawal sa akin eh yun! Bawal sa akin! Pero itong ano, tempo, inihaw, lambot, legit din. May kakaibang lasa siya actually eh. Parang siguro ready na rin. Siyo, may mas mataas pa dyan. Doon pa tayo. So dito paakyat na nga kami papunta sa highest point. So tuwing pupunta kami ng Baguio ng naamotor, parang hindi pwedeng hindi pupunta kami dito sa dating highest point dahil nga sulit na sulit ding daanan. Sobrang ganda ng mga makikitang view. At hindi rin naman ganun kalayo mula sa Baguio. Siguro mga 2 oras lang nakaakyat ka na. Hindi naman ganun masyadong matraffic. Yun nga lang, maliit yung kalsada. So, ingat-ingat lang sa pag-overtake yan. Kasi maraming blind spot. Tapos, minsan, may mga mababagal din talagang track. So, doon lang babagal talaga yung biyahe nyo. Pero, yung buong daan na to mula Baguio, napakaganda. Pata-
taas ka lang ng pataas, sobrang taas talaga. Ayan, no, kitang-kita talaga yung mga bundok. Talaga nasa taas ka ng bundok mismo, yun ang binabaybay mo. So, sulit. Sulit ang punta dito despite na kararating lang namin galing Baguio. Talagang nag-alat kami ng energy para umakyat agad papunta dito. Pagpupunta nga lang kayo dito ng naamotor, make sure na magdala ng rain gear kasi madalas din ulan dito kasi nga nasa bundok. So, biglang uulan, biglang aaraw. So, tuwad nga ito, ayan, umuulan na. Pagpunta na muna at tuloy-tuloy na yung ulan. Kaya ka po, okay? Actually, ito yung dating highest point lang. Second highest point na lang ito ngayon. Whew, grabe lamig. Mas 4 ng hapon ngayon. Hindi ko na tinanggal yung kapote dahil dagdag init din yan. Kami yung umugo. Pa yung ulan, no? Thank you.
Kakain ulit. Kakarating lang namin galing. Mayas po. Grabe. Traffic pa. Napaka-traffic lang dito sa Baguio pag weekend. Kabin labig ngayon dito sa Baguio. Hindi December na. Pero walang hamog in fairness, no? Ay, kanina pala kanina, mayroon. Kanina mayroon. Kahit hapon na, kahit tanghali pa yun. Oo, mayroon talaga. Kahit nga nung ano yun, di ba yung parang may pader na sumbangin na. Oo, ganun, no? Tumaangat talaga yung kita-kita. Saan pa nga ba tayo, di ba? Hindi pa, isa din. Muna maliwanag, isang lang. Kahit gumagana, mainit ako. Ha? Gumagana. Yun yung pinatanggal ko ng bulak, eh. Naadikit na yun. Okay na siya. Ah, meron din kasi silang sandit-sandit, no? Tsaka shabu-shabu. Pag-almusal na muna. Lamig sa Baguio. Init pala sa Baguio, man. Summer, oh. Summer. Para sa mag-almusal, pupunta na lang kami sa Good Shepherd. Tapos, wow, may oras pa makapasyal-pasyal. Nandito naman kami para mag-ride. So, medyo na, hindi naman kailangan magpasyal-pasyal. Baon yan. Po siya na ganito to pag maduri. Tama akin na rin. Ayan, nakaap na kami ng parking. Dito nga lang sa Mines View Park. Tapos yung pagpasok mo, layo nilalakas. Parang driveway.
Mukhang malayong laaran, pero ewan ko, may daan naman siguro dito. Dito kami tinuro eh. Dito kami nag-stay na, no? Yan. Medyo mahaba-haba na yung pila. 8:50 na open eh. Nandito na kami sa Good Shepherd. Bibili na muna kami ng mga pasalubong, konting pasalubong. Despite na ang aga namin, alas 7, dito na kami. Napakahaba na agad ng pila. Ang dami na agad tao. So, ganun kasikat tong lugar na to. Halos 30 minutes din kaming nakapila. Wala, diba? Konti lang. Konti lang. Pili. Pwede yun. Debit yun. Next po. Ano po, tatlong ube jam, tsaka isang lengua. 1,310. Galit ka ba? Kasi yung sigaw. Baka hindi niya narinig. Ay, gusto mo. Ano yung binili mo, Min? 260 yung lengua, no? Sige. Tara na. Isang pang palaman, tapos isang pang papak. Ay, saan ba? Dagdag ng ano. Ah, dito nga pala tayo. Abayin na namin yung mga gusto namin dito sa Good Shepherd. Actually, hindi pala lahat kasi maraming wala. Walang strawberry jam. Bumili ang dalawa. Yung isa pang papak. Yung isa pang tinapay. Oo. Sarap din papain yan eh, no? Kasi sakto lang yung tamis niya eh. May plus points ba ito? Pag pinag-alit. Taka. Gawa ng madre. Wala akong late plus points eh. Hiling ko, bawas na eh. Papunta pa lang dito. Okay, so bibili man tayo sangkalan ngayon dito sa Mines View Park. So utos ni OBR Judy, bumili na ang sangkalan. Sir, saan kayo nag-trail, sir? Tsaka strawberry, yung tutunay na strawberry. Hindi jam. Okay, so pauwi na. Again, naging enjoy tong biyahe na to, mga bagong daan. And despite na kabado sa mga pwedeng mangyari, lahat naman ay naging safe. Kahit pagod, sobrang sulit pa din. Sigurado uulit kami dito. So again, salamat sa pagsama sa amin. Hanggang susunod ng mga gala, hanggang susunod ng mga kain. Ride safe and travel safe. Bye-bye.